Hello guys, nandito na ako sa Olonga po. This is where I came from. Yan yung ulo ng apo guys. After 6 long years, nakapalit ako ng Olonga po. Dahil sa high school reunion namin. Ito ang itsura ng Olonga po guys. Ito ang pinaka entrance ng Olonga po. Yan yung ulo ng apo. Yan yung way na yan sa right. Yan yung papuntang Dalaklan, papuntang Subic. At dito sa left side, yan yung papunta sa yung dating Subic Naval Base. Nakaka-miss din na nandito na naman ako sa Olonga. Marami na rin pagbabago sa isang area. May mga colorful din ang mga jeep dito. Kung saan ka pupunta, may yellow, may blue, may red. Itong area naman guys, yan yung papuntang palengke. Yan yung Victory Liner sa kung saan ako sumakay from Clark papunta dito. And on the 29, yan na naman ako sasakay going to Clark. May diretso na kasi sila ang bus papunta sa Clark Airport. Not like before, sa Pampanga ka lang pupunta, nasakay ka pa papunta Clark. Ang sentro ng Olonga po guys. Pag makapunta ko sa loob ng base, papakita ko rin sa inyo. Nandito na lang muna guys kasi sasakay pa ako papunta sa aming reunion sa Bulumban. See you on my next vlog guys. Thank you for watching. Ito ang Olonga po guys. Ito ang kanilang public market. Arating nyo naman ako ng Olonga po. Dito kami namamalengke nung araw. Nung high school days and elementary days kami. Maganda na ang palengke ngayon, not like before. Ayan guys. Ito ang Olonga po. Ngayon ako nakapasyal kasi nabisi ako sa school for 2 days. Dahil sa alumni namin. Ito ang Olonga po guys. Olonga po public market. Thank you.
pumunta kami sa loob para mamalingke. Meron pa akong 4 days mag-stay dito sa Olongga po. Yan, si Ate Pen. Kapatid ko. Kasama ko na malingke ngayon. Yan, bumili siya ng inumin niya. Oh. Hindi niya ako binili. Oh. Kapag yan ka. Punta na kami sa loob, guys. Wala yung pagkabisaya ko dito. Umalik na naman yung Tagalog ko. Ito. Ito ang palengke. Maganda mamasyal dito, guys. Kasi libre ako sa pagkain lahat sa kanila. Wala kasi akong pera eh. Sila ang may pera eh. Yan ang palengke nila. Ayan mga bilihan ng mga gulay. Iba rin yung mga bilihan sa loob, guys. Ito mga eskinita. Ano pa yung daanan ng mga tao. Yan yung mga yung pinakasikat na building nung araw. Pero ngayon ano na? Luma na siya. Marami na kasi mga bago na tataasan ng mga building. China Bank. Wala pa yan nung araw. Marami rin mga street foods. Daming street food, guys. Pasok tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. Ako tapunta ng ano. Dito na kami, guys, sa ano. Papasok na kami sa bilihan ng mga isda sa loob. Bibili kami para sa aming hapunan. Ayan. Dito, pasok na kami. Katapos nyan, didiretso rin kami mag-grocery para sa mga kulang sa tindahan nila. Sinamahan ko na rin yung kapatid ko. Tatlo na lang kami naiwan kasi. Yan si Ate Pen, saka yung nakakatanda ko pang kapatid na si Kuya Richie. Ito, guys, ang ano nila, ang bilihan ng mga isda. Dito sa unahan, ang bilihan ng mga isda. At sa unahan, yung mga karne. Mimili yung kapatid ko kung anong bibili niya, papakain sa akin. Tagal-tagal ko dari kasi sila hindi nakita. 6 na taon. Kaya ngayon, kung pupunta ng bayan si Ate Pen, sumama ako para may bonding moment din kami. Dito pa sa palengke. Hanggang dito na lang, guys. Thank you for watching. Please do like and subscribe. Thank you.